Ma'am, isa po sa mga paratang sa inyo nung mga katunggali nyo sa politika. Hindi po kami nagsasabi nito. Tsaka hindi ibig sabihin, sa ngayon, natutol kami. Masyado na kayo ambisyosa. Narinig nyo na yan eh. Oh, alam nyo na yan eh. Ilang beses na. Masyado raw ambisyosa si Leni Robredo. Oh. Kasi yung paratang sa atin, gusto natin magpangulo. Oh. Lahat daw ng vice-presidente, in fairness, hindi lang kayo ah. Ang number one daw na papel ng vice-presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Narinig nyo na yan. Alam nyo yan, ma'am, di ba? Yung mahirap kasi, Mike, talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Kasi mahirap kung tingnan natin kung ano yung specific na functions ng vice president. Ang nakalagay talaga, ano lang, dapat prepared siya to lead should something happen to the president. Kaya parating suspect na merong kang ganitong pagnanasa, pero kung sino man nakakakilala sa akin, alam na hindi to totoo. Na ganun? Hindi totoo? Hindi totoo. Ano gusto nyo maging? Ako, ang gusto ko na lang, pabiluhin sana tayo sa paggawa ng trabaho ngayon. Na ganun? Opo. At pagkatapos ng termino ninyo, masyado wala bang matatapos kayo ni Pangulong Duterte sa 5 taon pa, Mike. Ha? 5 taon ba? Bakit ganun yung sinapa? 5 taon pa, Mike. 2022. Parang ang tagal na, di ba? Parang isang taon pa lang tayo. 5 taon pa, Mike. Nakahalata ba? Oo, mami, no? Bumaba po yung balikat niya. Ewan ko kung namalayan niyo yun. Oo. So, pagkatapos ng 5 taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Ano mga gusto niyo ng gawin? Wala tayong balak. Gusto niyo matapos na to nung sa. Hindi naman. Ang gusto lang natin matapos na parang hindi na gagambalain yung paggawa natin ng ating function sa duties. Mm-hmm. Yung 2022 masyado malayo pa, pero kung tatanungin ako, wala akong balak kung mandidato para pangulo sa 2022. Kaganoon. Wala. Opo, wala, never. 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 O, paninindigan niyo ba 'yan, ma'am? Paano ngayon kung may, let's say, maraming troll ngayon umaga? Paano ang gagawin nyo, ma'am, kung ang tawag dito, kung may 5 milyong signature? May ganun-ganun, di ba, sa politika? Na, di ba? Hindi ako tatakbo, pero may 5 milyong Pilipinong pumino ba? Pinatatakbo ako, eh. Paano yan, ma'am? Yung 5 milyon, hindi pa yung makakapanalo ng Pangulo, Mike. Na, ganun. President Leni Robredo, magandang gabi po, VP Leni. Magandang gabi, kabayan. Ano ho ba ang ibig sabihin yung nanakawin ang inyong posisyon? Sa paanong paraan po? Alam nyo, marami na kasing senyales na talagang yung kampo ni Bongbong Marcos ginagawa yung lahat para matanggal tayo dito. Yung pinakahuli na prueba namin, nakabahagi ito nung kanyang mga ginagawa. Nung tinext ako ni Cabsec Jude Vasco, wala pa nakakaalam nun, ako pa lang, yung mga anak ko, saka konting miyembro na aking staff. Konting-konti lang yung nakakaalam, pati nanay ko, hindi ko pa sinabihan. Pero yung kampo ni Bongbong Marcos, meron ng mga tweets na nag-goodbye na sa akin. So gusto sabihin, in the know, lalong nagpapalakas ng ating pagduda na bahagi ito ng kanilang mga ginagawa. So paano mananakaw sa inyo? Na ano ka ba yan? Paano mananakaw sa inyo ang posisyon na kayo naman ay halal? Kaya nga. No. Maging kay SP Soto Malaklas, baka daw galing China yung mga isda. Parang ginagawa mo siya. Tingin ko medyo insensitive siya dahil merong mga magsasaka tayong na-violate yung kanilang mga karapatan. Your time is up. Lalaban ako. Binigyan namin kayo ng pagkakataon, ngunit kami ay inyong binigo. Lalaban tayo. Naghintay po kami ng mahabang panahon. Ilang dekada na ang lumipas, pero wala ding nangyari. Inihahain ko ang aking sarili. Sawa na kami sa inyong mga pangako, sa inyong mga dahilan. Pagbabasihan natin, presyo pa lang ng bigas. As of 2 weeks ago, hindi ko alam ngayon, wala akong update ng presyo. 42.
as of today, 42 yung presyo ng bigas, that's 4 pesos. 4 pesos mas mahal kesa dun sa pag-umpisa ng pagkwenta ng trade. Ang 4 pesos, ang estimate nila 10 kilos per week per Filipino family. So kung 10 pesos per week per ay 10 kilos I mean per week per Filipino family, ano na 'yon? 'Di ba 40 a week na kaagad. Sa isang buwan, yung 40 times 4, di 1,600 bigas pa lang 'yon. Wala naman akong ambisyon maging pangulo. Between sa amin dalawa ni Senator Marcos, siguro siya yung may ambisyon magpangulo. Ako walang-wala talaga. Parang napaka-traidor ko nun sa ating bansa. Tatay mo ay mangisla. Oo. Yung nanay mo, mangisla din. O tumutulong sa tatay? Sa tatay, pero siya ang nag-alaga sa mga housewife. Tapos, paano, bakit mo napagdaanan yung pagtitinda ng isla? Kasi yung family namin is about isla talaga. Sinasabi sa parang historical na GDP natin, eto na yung worst natin. Eto na yung worst since 1947. Ano, ito yung worst since 1947? Ayun, yung gera yun. Gera yung panahon na yun. Pero ito na yung worst. Ito lang ka, Ellie, sasabihin natin dahil may pandemic. Ano, ito yung worst since 1947? Ayun, yung gera yun. Gera yung panahon na yun. Ito yung worst since 1947? Ayun, yung gera yun. Gera yung panahon na yon. Gera yung panahon na yon. Gera yung panahon na yon.